Okay, mga kabayan, sa video na ito ngayon ating patunghayan kung ano ang nangyari dito sa Hinukay, dito sa likuran ng Bucor. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag nating kalimutang mag-subscribe. Okay, ito na ngayon si General Bantag at saka si Rey Mulya, ating SOG or Secretary of Justice. So ngayon mga kabayan, ito talaga ang grabing balita ngayon dito sa kanilang dalawa. Ito yung palaging pinag-usapan dito sa ating bayan kung sino ba talaga ang tama, ang nag-akusa o ang inakusahan. Kaya dito ngayon ating tatalakayin sa video ng itong paghukay doon sa likuran ng Bucor, kung ano yung bakit paghukay doon si Bantag, kung ano ang purpose doon sa kanya. Kaya mamaya ating tatalakayin dito sa video na ito. Pero bago pang lahat, siyempre maraming salamat dyan kay PH Update at saka kay Banat Bay sa kanilang mga video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa dalawa, pindutin natin ang subscribe button. PH Update at saka Banat Bay, ito yung mga idodolo natin dito sa pag-reaksyon ng video. Mamaya para maliwanag o maliwanagan kayo masyado dito sa Atom kung ito yung nag-sponsor dito sa pagka-hukay dito sa Bucor likuran. Kaya ngayon, hindi natin patagalin. Nandito na si Banat Bay. Siyempre, ito na. Pakinggan natin ang ating magaling dito sa reaksyon. Banat Bay. Habang kinukuha ng News 5 ang panig ng kumpanyang Agua Tierra Oro Mina or Atom, ilatag muna natin ang iba pang ating nalalaman sa korporasyong nagpondo ng hukay sa compound ng New Bilibid Prison. Base po sa entry sa company data platform na BizDirect Asia, ang Atom ay nasa industriya ng research and development ng mga semiconductors, manufacturing equipment at industrial robots. Papasokin din daw nito ang pag-develop ng household appliances, sanitary products at lighting equipment. Nagpapadala rin daw ito ng mga engineer bukod sa pagsusuporta sa mga IT systems para sa seguridad, data management at system construction. Ayon naman sa website ng Cavite Provincial Government, ang Atom Corporation din ang developer at operator ng Kawit Development Project Special Zone. Nang isinapubliko noong 2021 ang joint venture agreement ng Atom at ng Bureau of Corrections, kinwestiyon din ito ng City Government ng Muntinlupa. Ayon sa isang article ng Manila Bulletin, kinwestiyon ni dating Muntinlupa City Councilor Raul Coro kung meron bang public bidding na nangyari. Pagmamayari kasi ng gobyerno ang lupa na kinatatayuan ng Bilibid. Duda rin si Coro kung seguridad nga ba talaga ang rason sa pagsara ng Bucor ng mga kalsada na nakapaligid sa compound, lalo't lumalabas daw na may planong i-develop ang lupa ng Bilibid at i-relocate ang mga preso sa Nueva. So anong pinapakita dito? Ito lang pinapatunayan dito na tama na matagal na pong kapartner ng Bilibid o ng Bucor itong Atom. Ibig sabihin, no, hindi ho nagsinungaling itong si Bantag in saying about Atom. Okay? So, pakinggan naman po natin. Ito, wait lang. Hindi ko kasi nailagay. Sorry. Wait lang. Pakinggan naman po natin itong sinabi ng Atom. Okay? Kung ano ba ang purpose. Wait lang. Ay, sorry. Sorry naman. Wait lang po. Para mas malinaw. Okay. Ano ba ang purpose nitong Atom? Itong Atom na to, ito yung hindi ko pinapasa nung estudyante ko. Yung Atom, molecules. Pasok! Ang
Kontrobersyal na hukay na ito sa loob ng compound ng New Bilibid Prison na para raw sa ipinapatayong deep sea diving pool. Ni suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag, pinondohan umano ng Agua Tierra Oro Mina Development Corporation o ATOM ayon kay Bantag. Ang ATOM ang binabanggit ni Bantag na ka-joint venture agreement niya para sa development ng New Bilibid Prison Reservation. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sabi ng ATOM, hindi bahagi ng kasunduan ang paghukay. Nagpatulong lang daw si Bantag ng paggawa ng tinawag na umano'y diving pool. ATOM na po mismo nagsabi ha, kasi dokumentado na yun, hindi daw kasama sa pinag-usapan niya, kumbaga nagpatulong lang. Walang Yamashita Treasure ha, walang Yamashita Treasure. Kinumpirma po mismo ng ATOM ha. Papakabot ka na lang talaga. Kaya naman po ako napasod doon dahil tinignan ko po kung marunong yung mga operator, marunong maglalim ng digging, eh sanay po kami doon. Busy lang naman ang puhunan doon ma'am dahil sa akin naman ang equipment. After that, sisimento ka sana yon para ma-start na yung freestyle diving pati mga makinarya. Eh hindi na po natuloy dahil nga gumulo na po yun na marami ng mga problema ang dumating. Kasama ang kanyang mga abogado, ipinakita sa amin ng presidente ng ATOM na si Vir. So, ano ang punto dito? Tama yung sinabi ni Bantag na it was really diving pool. Kinukonfirm lang ng ATOM na talagang diving pool yung pinagagawa. Ngayon, is it a question of illegal or legal? Wala tayong magagawa. Yan kaya nga sinasabi natin, kasuhan nyo sa ombudsman. Diba? Tapos ang usapan. Kasi remember, hindi natin alam. Kasi may nagsabi dito, diba, pag mga ganyan, kailangan ng bidding. Correct. Kailangan ng bidding unless it is part of any project under confidential fund of a certain department or even the office of the president. We do not know. Kaya nga, ang best dyan, kasuhan nyo sa ombudsman na magkaalaman. Ang daming daldal eh. Pero ang sigurado tayo, hindi nagsinungaling si Bantag na yan ay talaga for diving pool. Ayan na, kinonfirm na eh. Hindi ho sila pwede mag-alam nyo pag magsisinungaling sila, mayayari ho sila dyan. Pwede ho silang kasuhan dyan. Pero ang punto dito, talagang totoong diving pool. Hindi nagsinungaling si Bantag. But the question, is it illegal or legal? Yan, mapapatunayan pagka sinampa sa ombudsman yung kaso. So, bakit hindi nila gawin? That's the point. Bakit hindi nila gawin? Ang dami nilang daldal. Diba? It's because para lang sa publiko yung issue, not really for ombudsman. Diba? Gilio Bote ang kasunduang nilagdaan noong October 8, 2021 kung saan nakasaad na magdo-donate ang ATOM sa Bucor ng 234 hectares ng lupa sa General Pino Nueva Ecija. So ayan, sinabi rin niya ni Bantag, di ba? Sinabi niya ni Bantag na merong ibibigay sa Nueva Ecija. Hindi nga lang correct yung ano, kasi ang sinabi niya 200 lang eh. 230 ata plus. may dagdag pa pala. Oh. So, ibig sabihin, nakikita ninyo yung consistency ni Bantag? Oo, may mga sabit si Bantag na dahilan. May mga sabit siya. But if there is one thing about Bantag, consistent siya sa sinasabi niya. Hindi nagsisinungaling. Diba? Tama po. Consistent siya na hindi siya nagsisinungaling. Ngayon, kung yung ginagawa niya ba ay tama o mali, that's a different story. Diba? Hindi natin alam what's behind that. The only way we can know kung ito ba'y tama o mali, dapat sinampaan sa ombudsman. Hindi yung hindi ko nga alam eh, kasi mga bilang dito, media 542 what? Hindi ko nga alam kung ano eh, kung yung mga PDL dito, eh, puro ganun eh. Puro pagpapakyute eh, sa media eh, pabida. Ang ATOM din ang magtatayo doon ng bagong gusaling paglilipatan ng mga nakakulong sa Bilibid nang walang ginagastos ang Bucor.
Sinabi niya yan. Naalala ninyo? Sinabi ni Bantagyan, walang gagastusin ng Bucor. Sila lang ang maglalayo, maglalagay. Inamin ng Atom na sila maglalagay ng building na walang ginastos. Di ba? Ang Bucor. Sinabi ni Bantagyan, so consistent din. Iyan yung sinasabi ko sa inyong pag may sinabi ka, may ikaw bilang isang nagbayag na yung mensahe, tapos dapat merong isa pang tao o tatlong tao na magko-confirm ng sinabi mo, ibig sabihin totoo. 'Di ba? Kasi nga may nag ang problema dito sa kay Katapang, dito kay Remulla, sila lang ang nagbibitaw ng salita, wala nang iba. At saka yung mga nakakulong na mga walang credibility. Sorry pero totoo eh. Sabi nga nung ano, alam nyo, tinanong ko sa abogado yan eh. How kahit si Roque, sinabi rin ni Roque to, reliable o paano natin masasabing totoo ang gaano kalakas o timbang ng affidavit ng isang nasa loob ng bilangguan. Maraming nagsabing sa aking abogado na hindi tatayo sa korte ang sinabi ng mga nasa kulungan. Bakit? Yari sila sa credibility. Kasi remember, pagka tumayo sa korte yan, kung dating nagsinungaling na yan, dati na kung ano ginawa niya, pwedeng ibalik sa kanya yon para patunayan na hindi totoo yung sinasabi niya. Di ba? Yun ang ano dito. Wagin daw itong bagong lupa at ililipat doon ang mga nakakulong sa Bilibid at Correctional Institution for Women. Ide-develop naman ng Atom ang NBP reservation na may laking 375.61 hectares para maging commercial, residential at industrial area nang walang gagastusin ang Bucor. Okay, naririnig ito? Tama na naman sinabi ni Bantag. Nagagawing commercial, business ano, na walang gagastusin ang Bucor. Di ba? So diyan pa lang, yung sinasabi niya. Totoo yung sinasabi niya. Wala ko siyang sinasabing wala kong ano, kasinungalingan yung kanya sinasabi. Everything na sinasabi niya, kinukonfirm. Ngayon, I'm not saying tama ang pinasok nilang joint venture, ha? Hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, hindi lang nagsisinungaling si Bantag. Okay? Pagdating naman po sa legally, tama ba yung joint venture? That I do not know. Siyempre, titingnan pa ng mga abogado yan kung tama ba, kung sinong authority na pumirma. Di ba? Yan ang ano dyan eh. Anong authority meron si Bantag na pumirma ng joint venture? Yan ang tanong na dapat sagutin. Pero in terms of siya ba nagsisinungaling? So far, wala akong nakikita na nagsisinungaling siya. Consistent ang sinasabi niya. Ang hatian ng kitang mula sa development ng NBP reservation, 65% sa Atom at 35% sa Bucor. Same na sinabi ni Bantag. Gets? Tama na naman. Kaya nga, napaka... Samantalang, itong sila Katapang at itong sila Remulla, yung kwento lang, eh sila-sila lang ang nagko-confirm sa isa't isa. Ha? Una po sana dyan, F1. Kasi yung Vietnam, bakit yung Vietnam may F1 raceway na? Ba tayo wala pa? Kasi kakaiba pong negosyo yun eh. Magiging iba yung imahin ng ating bansa. Di ba tinatawanan natin yung F1? Tama naman! Sinasabi nitong Atom, talagang F1 nga. Ngayon, tama ba na maglagay ng F1? Ibang usapan yun. Pero in terms of honesty, totoo yung sinasabi ni Bantag na F1 nga ang gusto nilang gawin. Ngayon, kung alanganin tayo sa F1, ibang usapan na ho yun. Diba? Ibang usapan na ho yun. So anong punto dito? Kasi ganito yan, napaka-importante ho nito. Simple logic. Always remember the simple logic. Kung hindi nagsisinungaling si Bantag dito sa mga sinabi niya na napakahirap lusutan. Sa totoo lang, napakahirap lusutan itong diving pool. Pero kung tama yung kanyang sinasabi dito,
ibig sabihin, malamang, tama rin doon sa ibang sinasabi niya. Tama, mali. Gets ninyo? So, kung tama yung sinasabi niya, tama rin ba yung mga akusasyon niya kay Secretary Remulla at kay Katapang? Yun! Diba? Kung itong si General Bantag, hindi nagsisinungaling doon sa mga sinasabi niya, kinukumpirma na mismo presidente ng Atom, ha? Yung partner po ng Bucor sa iba't ibang mga aktibidades sa loob ng Bucor, no? Ibig sabihin, doon sa sinasabi niya against dito sa mga ano na to kay Katapang at kay Sec Boying. Tama din. Duwa, go Bantag, saraming maraming salamat po sa pangkape. So you know ang ano lang ho dito, kino-confirm lang natin. Ngayon, hindi po natin sinasabi na okay ang F1 diyan. Dahil wala naman ho tayo nung sabihin na natin, hindi naman natin alam kung ano background, kung bakit na-desisyonan na F1. Oh, okay. Dito, mga kapatid, makita natin o napakinggan natin yung sinabi ni Banatbay na talagang itong si Bantag ay lahat ng mga sinabi ay katotohanan. Kaya matanong natin yung mga sinasabi ni Remulla at saka ni Katapang, kwento-kwentohan lang daw yung iba. Kasi sila-sila lang ang nagsasalita, nag-usap-usap. Pero itong kabantag kanina, nakita natin o napakinggan natin yung sinasabi niya na yung hinuhukay dyan sa likuran ng Bucor, yan po ay para sa diving. Hindi natin alam kung sinong mag-diving dyan. Hamunin ba niya si Remulla na mag-diving silang dalawa dyan? O si Katapang silang tatlo? Mag-diving-diving sila dyan? Ang sa atin lang dito, tama yung lahat ng mga sinasabi niya. At saka, isa naman doon sa yung Atom na company magbibigay ng 244 hectares ba yun? Nata? Pero yung sinabi ni Bantag, kulang kasi 200 lang yung nasabi niya. Pero tama pa rin na magbibigay ng lupa yung Atom kapalit dyan sa Bucor. Kasi yung ang Bucor ay pagtatayuan ng mga business. Tama rin yung sinabi ni Bantag na magtatayo dyan sa walang gastusin yung gobyerno, walang gastusin yung Bucor, may porsyento pang matanggap. Kumikita pa yung gobyerno, wala pa siyang gastusin. Tapos bago pa yung kulungan doon na itatayo doon sa Nueva Ecija. Tapos mayroon pang isa. Dati kasi sinasabi nila kung bakit nagpahukay dyan si Bantag. Ngayon, lahat na sinasabi ni Bantag doon, yung Atom na matagal ng kapartner dito sa Bucor. So, ibig sabihin, hindi talaga siya nagsinungaling. Ang atin lang dito, kung sino ang tama sa kanila, ang gusto lang nating malaman na itong si Bantag ay nagsasabi ng totoo. Hindi po nagkwento. Kaya, Bantag tayo. Tuloy natin. Diyan, legal ba yan o illegal ba yan? Hindi ho natin alam. Okay? Pero, malay mo, napag-utusan siya na gumawa ng F1, ng mga opisyal na mahilig sa F1. Yun! Hindi natin alam, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, lawakan ninyo, isip ninyo. Oh. Hindi po ibebenta, ang list lang. Eh, after 50 years, magkano po halaga ng Bucor noon? Ilan trilyon ang halaga ng Bucor? So, na-maintain po yung property ng gobyerno. Ray VFT, maraming salamat. Ito ha, sinasabi niya na magbe-benefit Bucor. Anong sabi ni Boying nung sinasabi na ililipat na yung ng mga ambilibid? Sabi niya, ba't natin ibibenta?
Nagang hirap-hirap maghanap ng lupa. Tapos ang gobyerno naman na maghanap ng lupa. Ganun po ata yung pagkasabi nito si Boeing. Eh, hindi naman pala ibibenta, ililis lang. Papaupahan lang. Ito talaga si Boeing. No? Kasi nga, walang gagastusin ni Singkong Duleng ang Bucor. Yun. Ano ang mangyayari? Kikita pa sila. Imagine niyo to, ha? Isang lugar na nakapangalan sa Bucor, hindi natin alam kung ano ba yan. Kailangan talagang... Excuse me. Kailangan silipin mo yan. Bakit merong ganyang kalaki? O, sige. Bakit di nalang gawin nga, nagsisiksikan na sa isang lugar? Hindi natin alam, di ba? O. Pero ang question nito ay ito. Nakatiwangwang yan ngayon. Yang ngayong nakatiwangwang, kumikita ho ba ang gobyerno? Yes or no? No. Di ba? Hindi ho kumikita gobyerno dyan. Pero kung pinasok ito, kikita ba gobyerno? Yes. 35%. Gagastos ba gobyerno? Walang gagastos si Nisinko. Tanungin ko kayo. Gusto nyo, ayaw nyo. MB, mabuting pamamahala. Maraming salamat po. Oy, thank you very much, ha. Oy, maraming salamat. Thank you. Promote daw niya ating channel niya. Mabuting pamamahala. Ang baba na sponsor mo, ha? Joke lang. Debiro lang. Nagpa-promote ka kasi. Debiro lang. Diba, isipin nyo yun, ha? Isipin nyo mabuti yun, ha? O, halimbawa lang. Meron kang isang dang ektarya na pagmamayaring lupa. Halimbawa lang naman ito. Nakatiwangwang lang. Wala kang perang pampagawa. Kung ano man dahilan, hindi mo alam kung saan mo gagamitin yung lupa na yun. Binigyan ako ng mana na 100 hektarya. Ang dali, tanong, nabayaran mo ba estate tax? Ay, walang gano'n na, banat boy! Chimiki, maraming salamat po. Hindi, kunwari, meron ka 100 hektarya. Nakatamak lang dyan, hindi mo ma-develop kasi wala ka naman pera. May lumapit sa'yo yung developer. Sabi niya, join tayo. Sosyo tayo. Ano sosyo yan? Basta sosyo tayo. Gagawin namin yan, ganito. Tapos 35% sa'yo. Baganda yan, brada. Ayos yan, bro. 35% sa akin kesa sa nakatiwangwang yan. Eh, ang tanong, magkano ba invest ko dyan? Yan ang kinagandahan. Wala kayong ilalabas na pera. Kami nang bahala dyan. Relax ka na lang. Manood ka na lang Netflix at saka Ant-Man. Easy ka lang. Diyan ka lang. Upo ka lang dyan. Matulog ka lang dyan. After a while, pag ito natayo na, commercial, kung ano man yan, F1, F2, F3, F4, basta kung ano man itayo dyan, 35% sa'yo. Wala kang ilalabas na pera. Tanungin ko kayo, gusto nyo, ayaw nyo? Hindi, kung kayo yon. Nakatiwangwang lang, ha? Nakatiwangwang lang yung lupa mo kasi wala ka nga pang paggawa ng... Kasi may lupa ka nga, hindi mo naman patayuan kasi wala kang pera. Di ba? Papayag ka o hindi? Wala kang gastos, ha? Papayag ka o hindi? Di ba papayag ka? Ngayon, yung diskarte kung ano na yung gagawin doon, wala ka nang ano doon, hindi mo na concern yun. Di ba? Mas importante kumita. Pag kumita yan, 35% sa amin. Diba? Pinis na ang tawag doon. Pinis na. Saan ka pa? Alam mo kung bakit medyo naniniwala ako na medyo may galaw ito ng ano? Na mas mataas sa kanya. Kasi naalala ko yan nung panahon kay Tugade. DOT. Yan ang deal niya. Unang-unang meeting na ewan ko nga ba't niya kami sinama doon sa meeting na yun. Kami dalawa ni Mo kasi sinama niya. Meeting niya, mga foreigner, mga puti. Tatlo, ang tatangkad oh. Matangkad din si Tugade. Matangkad si Tugade, tapos lakas pa ng boses noon pag nagsalita. Sabi nung niya, okay, let's have a deal. Wala kaming gagastusin, ito kita namin. Then we're good. Parang, tanga naman yung foreigner. Pero tama yung foreigner eh. Kasi sila, isipin mo, meron silang lupa na pagtatayuan. Tapos, kikita ang gobyerno. Ah, hindi natin bibigyan ng gobyerno, pero kikita sila. Kaya alam nyo, ang daming na-build nung panahon ni PRRD. Halimbawa, Skyway, Airport,
Diba? SMC yan eh. San Miguel Corporation yan. Walang ginastos ng gobyerno dyan. Pero kikita sila ang SMC saan? Sa toll. Unless magka-traffic-traffic. Oh, diba? Kikita sila doon. Pero wala tayo ilalabas. Sino makikinabang? Honestly, tayo lahat na nakikinabang eh. Unless mag-traffic nga itong nakaraan, nag-traffic eh. Diba? Ganun no, ang sinasabi dyan. Okay? Yan o, yung, ngayon, yung diskarte ko, ano gagawin? Eh, diskarte na ho ng atom yun. Hindi na ho, wala na ho tayong ano doon kung gagawin ba natin tong ganito o ganyan, di ba? Yun o. At remember, hindi ho yan sa loob ha. Hindi ho sa loob yan. Hindi ibinenta. Nasimula. Oh, ayan, hindi ho ibinenta. Hello? Sino ho ba yung ano, yung attack dog dyan sa Maynila? Hello? May mga ganyan talaga sa gobyerno na marami ho sa Pilipinas na ito, government property. Anong sabi ni Yorme noon? Naalala niyo noon, sabi ni Yorme? Pagamit na lang natin. Pagka may mga property ang gobyerno, pagamit natin ng pagamit sa mga private firm, private company. Pagamit natin. Tas, oh, bigyan nyo lang ang gobyerno ng ganito, ha? Di ba? Bigyan nyo ng gobyerno ganito. Ito, ito sa gobyerno, amin to. Oh. Hindi ka pa papapayag nun? Ano yung may lupa na nakatiwangwang? Ngayon ha, napakaganda po ng sinabi dyan ni Sir Banat. As always, kita-kita po ulit tayo sa doon na ra- Yan, okay. Naintindihan natin lahat ang sinasabi ni Banat Bay. Maliwanag yung kanyang pag... reaksyon tungkol sa kay Bantag, kay Remulla, kay Katapang at saka sa Atom at saka yung F1 diyan hanggang ano daw F2 F3 F4 ang itayo pala diyan. Ibig sabihin, kikita talaga ang gobyerno diyan na walang nising kong duling na ipalabas. Kaya go tayo. At isa pa itong panghuli, si Bantag ngayon sinisiraan nila. Ito pang lalong sumisikat si Bantag, sila pang pagdating ng panahon, sila pa itong bababa sa sorbi. Kaya malamang ito na naman pagkataon ni Bantag sa susunod na eleksyon. Sigurado ito, senador ito, si Bantag. Kasi matapang eh, mayroon siyang ganito. Ganyan ang style ni Bantag. Ganyan, kasi tao ni PRRD. Okay, abangan niyo bukas ulit ang ating mga update. Ulitin natin, suportahan natin na Banat Bahay at saka page update at siyempre ang ating channel Buhawi Vlog.